So ngayong araw nga, nag-harap ang Los Angeles Lakers at pati na rin itong Milwaukee Bucks. At para naman sa Los Angeles Lakers, itong kanilang bagong acquired na player na si Andre Drummond ay maglalaro nga ng kanyang kauna-unahang laro para sa Los Angeles Lakers. At first time din ito ni Andre Drummond na maglalaro muli sa NBA after 6 weeks. At sa pag-umpisa naman natin, ang unang-unang play na ginawa nga para kay Andre Drummond ay lob play. Kaso nga lang ay medyo mataas ang pasa ni Schroeder at hindi niya yon naabot. Ang Milwaukee Bucks naman ay may 6-0 lead na agad umpisa pa lang sa first quarter. Si Drummond nga, nakashoot nga ng kanyang first points as a Los Angeles Lakers sa floater na kanyang tinira. At after nga ng 4 minutes na paglalaro ng dalawang team na ito, may kalamangan nga ang Los Angeles Lakers 14-11. Ang Los Angeles Lakers ay napakainit nga sa 3-pointer. 5 3-pointer na agad ang kanilang nashoot at nagresulta nga yun sa 6-point lead na agad para sa kanila. Nag-timeout nga ang Milwaukee Bucks dahil dito. Pero ang Lakers ay hindi nga nanlamig. Patuloy ang kanilang mainit na shooting sa 3-pointer. Umabot pa nga sa 8-point lead ang kalamangan nila. 8 out of 12 nga sila sa 3-pointer dito sa first quarter. Ang Milwaukee Bucks nga ay nag-struggle naman dito sa quarter na ito. So ang Lakers 30, ang Bucks 24 pagkatapos ng first quarter. Si Markif Morris ay may 9 points na agad para sa leading scorer ng laban na ito. At sa second quarter naman, sa first 2 minutes ay nag-struggle nga itong dalawang team na ito. Ang Milwaukee Bucks lang ang may score. Pero nababa nga ng Milwaukee Bucks ang kalamangan ng Lakers sa 3 na lamang. At ito namang si Kyle Kuzma, sumagot nga ng kanyang 4-0 run. So sa second quarter ngang ito, itong Milwaukee Bucks ay dahan-dahan binababa ang kalamangan ng Los Angeles Lakers at naibaba nga nila ito sa 1 na lamang dito sa second quarter. Sila nga ay nag-improve offensively at defensively matapos ang bad first quarter nga nila. Ang Milwaukee Bucks ay gumawa ng 10-2 run para tapusin ang second quarter at sila ay may kalamangan 57-49. So si Jrue Holiday ang nauna sa kanila with 16 points nga. At sa pag-umpisa naman natin dito sa ating third quarter, ang Milwaukee Bucks ay patuloy sa kanilang magandang paglalaro. Tinuloy nga nila ito hanggang dito sa third quarter at umabot na nga sa 12 ang kanilang kalamangan against sa Lakers. At doon naman si Andre Drummond ay napabalik nga sa locker room dahil nga sa isang apparent toe injury. At iika-ika nga siya sa pagbalik niya nga sa locker room. So very unfortunate nga ito para kay Andre Drummond. Sa first game niya sa paglalaro dito para sa Lakers, siya agad ay na-injured. At para naman sa pagpapatuloy natin dito sa third quarter, ang Milwaukee Bucks nga ay patuloy na nag-take over nga dito sa quarter na ito. At itong Lakers, panay turnover nga. Kaya nga pagkatapos ng third quarter, 89-75 na ang score. 14-point lead para sa Bucks. At sa fourth quarter naman, itong Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks, sa first 5 minutes ng fourth quarter, ay palitan nga ng basket. Itong Lakers, medyo nabubuhayan nga sila at medyo humahabol-habol sila. Pero ang Milwaukee Bucks, hindi na nga nila hinayaan na mabuhayan pa nga itong Los Angeles Lakers at bigyan sila ng pag-asa dahil tinambakan na nga nila ito. At natapos nga ang laban na may score na 112-97. Si Jrue Holiday may 28 points, si Giannis 25 points, 10 rebounds. At para sa leading score ng Lakers, si Montrezl Harrell ay may 19 points at si Schroeder ay may 17 points. At may update nga tayo sa injury ni Andre Drummond. Sabi nga ng Lakers na siya daw ay mayroon right toe contusion. Wala daw fracture ito, kundi bruise lamang. So good news yun at hindi masyadong seryoso ang injury ni Andre Drummond at baka makapag-recover pa siya at makapaglaro sa next game nga ng Lakers. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!